Marami tayong kababayan na talaga namang kahanga-hanga ang diskarte sa kalsada. Tulad ng 70 taong gulang na si Lolo Romeo Pagapulaan na naglalako ng itlog sa Quezon City gamit ang isang lumang bisikleta. Minsan ang na-hold up si Lolo Romeo at nakuha na ng 10,000 piso, pero patuloy pa rin siyang nakikibaka sa kalsada. Matamis ang mga ngiti ni Nanay Concepcion Aglinaw o mas kilala sa tawag na mamang, 82 years old. Pananak niyo, mainit! Sa bawat bumibili sa kanya, bagay na bagay sa inilalako niyang banana queue at kamote queue sa Maynila. Sa Cavite, isang human teddy bear ang nagbibigay sorpresa at saya sa iba't ibang tao. Yay! Kilala siya sa tawag na Baba Bear. Ngayong papalapit ang Pasko, munting sorpresa ang handog ng reporter's notebook para sa kanila. May regalo kami sa inyo. Pananak niyo, mainip! Nitong Hunyo, nakilala ng reporter's notebook ang 82 years old na si Nanay Concepcion Aglinaw o mas kilala sa tawag na Mamang. Kilalang kilala raw siya sa mga kalsada ng eskolta sa Maynila. Lalo pat sa tuwing makikita mo siya, sasalubungin ka niya ng kanyang matatamis na ngiti na bagay sa kanyang mga panindang banana queue at kamote queue. Oh, ha, sige. Ikaw kami. Uha daw. Dahil sa pagtitinda, napagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Aba, masarap dito, mahangin-angin. Banana queue, mainit. 20 taon na ang nakararaan mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Nakapagpaaral ako kang mga anak ko. Ah, siyempre, binabaunan mo sila. Kung minsan yan, ibayad mo sa tubig, bayad mo sa inaw. Pero habang tumatagal, ang mga matatamis na ngiti ni Mamang unti-unti raw tumatabang dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin. Lalo na ang pangunahing sangkap na nagpapasarap sa kanyang mga paninda, ang asukal. 40 pesos per kilo lang daw ang dating presyo nito bago mag-pandemic. Pero ngayon, dumoble ito sa halagang 80 pesos. Noon mura pa, ngayon mahal lang. Kinikita ko, medyo malaki-laki. Kaya man, yung tubo mo napupunta sa mahalang bilihin. Pagkatapos mabili ang lahat ng kailangan, didiretso na siya agad sa kanyang maliit na pwesto sa eskolta para simulan ang pagluluto. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kinailangan ding magtaas ng presyo ng paninda ni Mamang. 12 lang isa ka stick, nag-15, ngayon 20 na. O kahit na 20, parang konti pa rin po. Hindi ko nakapunta sa mahal ng bilihin. Pananak nyo, mainip! Umulan man o umaraw, matyagang nililibot ni Mamang ang kalsada ng eskolta at iba pang kalapit na lugar. Sa kabila ng edad, pursigido si Mamang na kumita ng sariling pera. Hindi raw kasi sapat ang ibinibigay sa kanya ng mga anak. Noon, mura pa ang hanap ang bilihin. Kahit pa paano, nakipunipun ako ng pera. Kahit kumukubo lang yung bahay ko, may sarili akong bahay. Ang mga paninda niya talagang binabalik-balikan ng kanyang mga customer. Ayan ang original dito, titinda sa akin, maliliit pa kami. Napakasarap na! Hindi na po, hindi pa nga. Pag-anak ni Mamang! Bananak yun! Matapos ang halos 8 oras na pagtitinda, kumita siya ng 500 pesos. Budget na niya raw ito para sa susunod na mga araw. May kunting pira ka nga makikira. Hindi maubos sa pagkain, di ba? O, hindi makaipon-ipon ka man kahit papaano. Makalipas ang 6 na buwan mula nang una namin siyang makilala, binalikan namin si Mamang sa kanyang tindahan. Naabutan namin siyang naghahanda ng mahigit 100 sticks ng banana queue at kamote queue. Matapos raw kasi na maipalabas ang kwento ni Mamang, mas dumami ang kanyang mga suki, kaya hindi na raw niya kinakailangan pang mag-ikot para lang makabenta. Ibig niyo pong sabihin, kahit papaano nakatulong yung pag-ere ninyo sa reporter's notebook? Mas dumami ba customer natin? Kaya huya, hindi ko makilala. Nakilala po. Sabi ko, bili naman kayo. Mas dumami po bang bumili man lang? Kaya, gaya nito, ha? Aba ko to sa kwan, sa break
time sa mga estudyante. Maubos yan. Ay, pag maubos yan, uwi na ako. Tumatanggap na rin si Mamang ng buy orders at dinedeliver na lang ng kanyang anak. Marami naman bumibili. Imbis lang, nay, pabili dyan limang tuhog. May 100 ako kay 20 pesos sa tuhog. Oh, pagpunta ko naman sa kabila, nay, halika! Pabiling banana cue. Bo, salamat. Kahit papaano, nalibre na lahat yung ano. Wala na akong problema. Oh, wala na akong problema sa bayaran sa tuhog. May regalo kami sa inyo. Wow, salamat. Sa Pasko na ito. Oo. Ito. Merry Christmas, Lola. Happy New Year na lang. Hi. Baka hindi tayo magkita. At dahil nalalapit na ang Pasko, handog namin ang munting regalo para kay Mamang na pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Maliban po rito, meron din po kami Noche Buena package! Konting bigas po. Happy New Year na lang na ka. Sino ba ang kasali ninyo sa Noche Buena? Sandali po. Mga apo mo, tabagin ko yan. Oh, yeah. Wow! Hey! May panak! Thank you very much! Merry Christmas! Happy New Year! May pamasko na si Mama! Sa Kawit, Cavite, nakilala rin namin ang isang human teddy bear na nagbibigay sorpresa at saya sa iba't ibang tao para sa kanilang mahahalagang okasyon. Kilala siya sa tawag na Baba Bear. Naisip daw ito ng 31 years old na si Sam Cairo para sa mga kababayan nating gustong magpaabot ng sorpresa kahit pa malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong araw, isang nanay na nagtatrabaho bilang kasambahay sa Maynila ang nagpabook kay Sam. Ang ganap po dito ngayon birthday po ng bata. Yung nanay niya po nasa bahay doon. Surprise po natin ngayong araw po. Matapos maayos ni Sam ang mga regalo, isinakay na rin niya ang teddy bear mascot sa likod ng motorsiklo. Pagdating sa lugar, nagpanggap muna ang kasamahan ni Baba Bear na kunwari ay may delivery package para sa magbo-birthday na si Abigail, 14 na taong gulang. 850 po. Meron po ba kayong order, ma'am? Pero bago pa man mapikon si Abigail, pumasok na si Baba Bear at ni-reveal ang sorpresa ng kanyang ina para sa kanya. May nakasulat ata dyan, ma'am eh. Anak, happy, happy birthday sa'yo. More birthdays to come, anak. More study hard para maabot mo ang mga pangarap mo. Pasensya ka na kung wala ako dyan ngayong araw ng birthday mo. Andyan naman si ate at kuya. Bago pa man niya simulan ang pagiging human teddy bear, masipag at madiskarte na raw si Sam. So since bata ako, namulat ako na may pagkukulang sa pera. So nasanay akong magdala ng mga paninda sa school, simula elementary hanggang high school. May mga bit-bit ako mga pasalubong. O kaya kung anong pagkain na pwede maibenta. Naging working student siya at namasukan sa iba't ibang trabaho para mapag-aral ang sarili sa kursong business management. Pag naalala ko ba noong college ako, siguro kung ano, kung may nagpapaaral na sa akin, nasarap mag-aral. Sa akin kasi ma'am, habang nag-aaral ako yung trabaho ko, naiingit ako sa ibang tao eh. Pagka-graduate ng kolehiyo, namasukan siya bilang assistant supervisor ng isang retail store. Sumasideline din siya bilang tagagawa at taga-deliver ng do-it-yourself o DIY bouquet at mga regalo. Pero dahil sa pandemic, naging mahigpit ang kompetisyon sa mga online business. Kaya dito na raw niya naisipang i-level up at mag-isip ng mga kakaibang paraan para umangat ang kanyang negosyo.
Advance birthday po, ma'am! Ipinakilala niya ang mascot na si Bubba Bear. Tumatok po siya sa mga tao, nagustuhan nila. Tumatuwa sila pag nakikita nila yung mascot na nasa iyo, ma'am. Dahil sa patuloy na paglago ng kanyang sinimulang negosyo, si Bubba Bear nagkaroon pa ng mga kasama. Ang mascot na sina Berto at Bobby Bear na pwede nyo na rin daw i-book kay Sam sa inyong mga espesyal na okasyon. Kailangan kasi mag-iisip palagi ng iba idea. Kasi may time na yung tao magsasawa. So kailangan kung anong meron ka ngayon, higitan mo pa. Pagpatuloy mo, isip ka na iba't ibang mga pakulo. Tsaka ibigay mo yung the best mo. Hanggang dumami po yung mga nagtitiwala po sa inyo tsaka magpapabook. Nitong nakaraang linggo, binisita namin si Sam sa Kawit, Cavite. Naabutan namin siyang abalang-abala sa mga nakaschedule niyang sorpresa. Ito po pala yung mga schedule namin for this month. Halos mapuno na nga po iba eh. So meron kami mga malilapit dito within Imus, Dasma, Tansa, Menaik. Pero may mga Manila area rin po kami. Gaya ng mga Parañaque, Antipolo, Rizal. Marami po talaga doon. Kasi especially gusto nila magpasaya sa kanilang pamilya this coming December for Christmas. Kwento ni Sam, matapos maipalabas ang kanyang kwento sa aming programa, mas lalong dumami ang mga nagpapabook sa kanyang mga teddy bear mascot. Last time po, puno rin po. Parang kahapon lang yata ako medyo nagkaroon ng pahingi. Ngayon nadagdagan siya, minsan kami na nga po yung nagka-cancel. Kasi dati parang ikaw pa yung mangungulit. At ang kanilang pagbibigay sorpresa, umaabot na raw sa iba't ibang lugar sa bansa, pati sa Visayas. Ang nangyari kasi, nagdagdagan nga po yung nag-inquire. Then, nakapunta na kami ng Bohol, tsaka Cebu. Kasi yung time na yun, hindi pa ako nakapag-Bohol eh. Then, nakapag-surprise pa ako, then sagot po ni client yung ano ko. Yung transport, pag-stay, pagkain. Experience kasi na nakasakay ako ng first time sa airplane, hindi siya matutumbasan eh. Mas marami na rin daw siyang natutulungang kasamahan ngayon. So ngayon, may nadagdagan na isang tao na makakatulong ako sa pamilya niya. Kasi nagtatrabaho siya sa gabi, and then during daytime, nag-extra po siya sa akin para ihatid ako kung may event. Nakapagpundar na rin siya ng mga sariling gamit na makatutulong sa kanyang negosyo. Bali ngayon, may mga kahit paano yung mga tipong di mo inaasahan o parang pinangarap mo lang. Pero ano eh, ang laki ng impact sa akin kasi parang mapapangiti ay dati. Alam ko, pag magpapaprint ako, lalakad pa ako, lalabas pa ako. Ito po, ito po yung pinakahuli kong naibili. Cash po yan. Proud ako. So hindi na po ako nahihirapan. Advance birthday po, ma'am! Para kay Sam, walang makatutumbas na saya sa tuwing nakapaghahatid siya ng sorpresa sa ibang tao. Pero ni minsan, hindi niya pa raw nararanasan ang masurpresa kaya ngayong nalalapit na ang Pasko, kami naman ang magbibigay ng munting regalo sa kanya. Never ko nga pa pong na-experience na may surprise. Kasi ako nagbibigay ng saye. Ako nagbibigay ng surprise sa ibang tao. Sir, may surprise yung reporter's notebook sa'yo. Ano ba? Asan po? Wow! Konting regalo. Eh, ang aga na pamasko niyo, ma. Thank you po sa gift niyo, ma'am. Pwede hawakan? Pwede niyo po. Wow, thank you. May panghandaan na kami para sa darating ng Papasko. Bigas! Ito, ma'am, pansalad. Ito po, pwede niyo pong buksan. Ano to, ma'am? First time to, ah. Wow, thank you. Thank you po sa regalo. At least, madadagdagan yung panghanda namin sa bahay, pangkain, pang snacks. Maraming salamat po sa maagang pamasko ninyo sa akin. First time po. Thank you. Ako nahiya eh, di ako sanay. Maraming salamat muli sa pamasko ninyo. Sa Filcoa, Quezon City, inabutan naming ililigpit ni Mang Francis Manuyag, 63 years old, ang kanyang una na kumot. Sa loob ng 5 taon, ang jeepney na ito ang nagsisilbi niyang tulugan. Pagpatak ng 3:00 ng umaga, naghahanda siya para sa pasada. Dito po sa pinaparadaan, 3:30 pa lang, andito na kami. Para
makauna ka sa pila. Anong position mo? Dadaan. Sa pamambasada na itaguyod ni Mang Francis ang kanyang tatlong anak. Mahigit 10 taon ang patay ang kanyang asawa. Alam po, isa lang. Makaraan ang 2 taon na walang kita dahil sa pandemya. Noong Hunyo, ang pagtaas naman ng presyo ng krudo ang kadilang problema. Noong nakabiyahe kayo, eto ang sumalubong sa inyo. Ay naman, yung pagtaas naman. Pagtaas ng krudo. Paano pa kaya padaling 100 kada litro? Eh, sa palagay ko, mapipilitan pa rin eh. Kasi, sir, wala kaming alam na anak ko eh, kundi ito lang. Saka sa edad ko na ito, wala nang tatanggap sa akin eh. Makalipas ang 9 sa kalsada, gagarahin na si Mang Francis. 1,300 ang kinita ko. 1,300 ang kinita mo. Boundary mo magkano? 300. Eh, yung brudo malaki, 800. Sumototal, 200 natira sa'yo? 200 piso lang ang natira sa kanya. Nang balikan ko si Mang Francis nitong nakaraang linggo, meron siyang magandang balita. Kumusta na? Maganda. Hindi ka gaya nung dati. Ano pinagkaiba? Nadagdagan na kita kasi may pasok na yung mga... Sadyante! Dito kahit papano. Mas ng mga 400. Sa isang araw? 300, 400. Bali nakaka-600 kami. 700 dati, 200 lang. Dahil hindi maganda ang kita sa pamamasada sa nakaraang 3 taon, hindi raw sila nakapagsama-sama ng kanyang pamilya. Pero ngayong Pasko, matutupad daw ang hiling niyang muli silang makumpleto. Dito kami magpapasko para sa masama kami. Napakasaya siguro niya. Ay, napakasaya. Yung kasi yung hinihiling ko na magkasama-sama kami kasi wala na rin yung misis ko. Napaghandaan mo na yan? Napaghandaan ko na. Bilang pamasko, iniabot na namin kay Mang Francis ang ilang pandagdag sa kanilang Noche Buena. Tadaan! Sorpresa! Christmas gift mula sa reporter. Merry Christmas sa'yo! Idol! Salamat po! Idol! Tupa! Wala namang alam. Wala namang malaking bagay. Ay, salamat po! Maraming salamat! Malaking tulong sa akin ito. Thank you. Lahat ang bumubuo na reporter's notebook tsaka sa GMA. Maraming salamat po. At Merry Christmas! Merry Christmas din po sa inyo. Sa kabila ng katandaan at mahinang katawan, araw-araw na nakikita ang matanda na naglalako ng itlog. Sa Project 8 Quezon City, gamit ang isang lumang bisikleta. Order ng ilang tray? 3 tray. 3 tray? Sabi niya sa akin, hintay mo na sandali, kukuha lang kong pera sa tindahan. Tapos hindi na bumalik. Pero ang mas masaklap, binsan na siyang na-hold up at nakuha na ng 10,000 piso. Pagod-pagod na ako, tapos yung nakawin mo pa ako. Siya si Lolo Romeo Pagapulaan, 70 years old. Dating nagtitinda ng prutas si Lolo Romeo. Dekada 70 nang simulan niya ang pagtitinda at pagdi-deliver ng itlog. Kung noon, pinapasan niya ang mga tray ng itlog habang nagbebenta. Nang manalo siya sa isang raffle, nakabili siya ng bisikleta. 2 dekada na niyang katuwang ang bisikletang ito sa kalsada. Malaki ng tulong, ma'am. Hanggang nasisira ang bisikleta ko, tuloy pa rin. Imbes na magpedal, dahan-dahan ang pagbibisikleta ni Lolo Romeo. Kailangan daw niyang maging maingat sa mga malalaking sasakyan na nakakasabay niya. Anong mga naranasan mo sa kalsada? Kasi nakita ko yung nilalako mo eh. Hindi naman nakatali eh. Iniipit mo lang eh. May sasakyan, tumama sa bilo, bilaw, kilid. Bigla lang natumba. Nandiyan na may basag. 5, 3. Paano pag may nangyaring basag na ganun? Abono ka? Oo. Kada tray ng itlog, nakukuha niya ng 158 pesos sa bagsakan. Naibebenta naman niya ito ng 200 pesos kada tray. Na makabalik si Lolo Romeo sa tindahan, agad siyang nag-remit ng bayad sa itlog. 12 dala niya,
times yung puhunan na 158 sa tray. 1896 total, tatay. 5, 6, 7, 8. Sa umagang yun, kumita siya ng 504 pesos. Yung kita mo nung, kumusta? Inipon, cook mo bahay. Bahay, bahay, ilaw. Nangungupahan at nabubuhay mag-isa si Lolo Romeo. Ano yung pinakakinakatakot mo? Hindi pala kung mamatay sa sakit, huwag yung mamatay sa sakit. Kasi nagtaldaw lang ako mausay. As na. Nang makuna ng video at na-i-upload online ang kuha kay Lolo Romeo, bumuhos noon ang mga nagbigay ng tulong. Bukod sa cash assistance at groceries, pinatignan na rin nila sa doktor si Lolo Romeo. Magandang balita na walang nakitang sakit sa kanya. Nitong nakaraang linggo, muli naming binisita si Lolo Romeo. Kumpara noon na halos araw-araw siyang nakakapaglako ng itlog. Ngayon, obligado siyang magpahinga. Buwan kasi ng Mayo ngayong taon nang maoperahan siya sa bituka. O ano nangyari sa buhay mo pagkatapos ng story natin? Naghihirap. Naghihirap? Bakit man? Walang kita. Ilang linggo na hindi ko nagtinda. Ano pa yun sa operasyon? Ah, na-operahan ka? Masakit ang tiyan ko. Ultrasound ba yun? Kwento ng tinderang si Rescheline. Yun, nakitaan na nagkulupot na daw yung bituka. Kulang daw siya dahil daw kulang sa potassium, sodium, kaya kailangan na operahan siya. Ang natanggap na pinansyal na tulong ni Lolo Romeo noon, ipinambayad niya sa ospital. May magpata, binayin ko na lang sa ospital. Ngayon? Magamot. Zero ulit? Wala. Zero. Sa gitna ng kumustahan namin, napansin kong face mask ang ginamit niyang pantakip sa kanyang opera sa tiyan. Face mask ito eh! Ginamit ko ito. Walang gasa? Malmalap, limandaan isa. Yung gasa? Kahit may sakit dyan, thanks lang, please. Ito, pero sabi ko pala na. Basta kumisya lang, magkain lang. Ngayong umaga, may bit-bit kaming munting pamasko para kay Lolo Romeo. Sabi ko tayo eh, malay mo, may tamba tayo. May tamba. Ano yun? Eric yun siya. President. Ayos ba, ayos ba? Pikit muna. Pikit ka muna. Andyan na yung supply mo. Binigyan din namin siya ng panglinis at pangtakip sa kanyang sugat sa tiyan. Okay? Merry Christmas! Merry Christmas! Mananak yun! Mainip! Ano man ang hamon sa buhay, may mga kababayan tayong hindi nagpapatinag. Hindi tumitigil sa pagkayod sa kalsada. Mananak yun! Mainip! Sa susunod na taon, mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanila. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.